every off jogging. Kailangan ko magmask kasi may nakita kong dalawang pulis kanina. Eh, baka mahuli ako. 5,000 HKD singilin sa kalas. Sarap mag-jogging talaga. Ngayon, tapos ko lang magano tumakbo ngayon. Pinapa cool down ko yung paa ko kaya naglalakad ako. Okay na siguro yung 8 kilometers kada off. Actually, bago ako pumasok sa trabaho, nag-workout ako every morning. So I do my planking set up at saka yung jumping rope. Yeah. Tapos magluluto ako ng babaunin ko. Then, kalas. Pasok na, o diba? Pasok ko sa trabaho, hindi ako napapagod. Kasi gawa na, mag-exercise muna ako bago ako lumabas. Anyway, di naman mahirap yung trabaho ko. Nakaupo lang. Pero sometimes may stress ka lalo't. Lalo't ano, wala. Kung wala kang matawagan na aplikante, di ba? Tsaka minsan, yung boss ko, di kami nagkakaintindihan sa ano. Kasi yung diction niya sa English, hindi ko maintindihan. Siguro, ano pa muna, mahirap muna akong mag-catch up ng ano naman. Kasi syempre, iba yung talagang pronounce niya na hindi ko rin maintindihan. So, kailangan kong mag-adjust. Kailangan kong sanayin yung sarili ko yung paano ko ma-pick up yung English niya. So, yun lang naman ang problema sa trabaho ko. Siguro yun lang yung ano ko, yung problema ko. Yung mahirap kung i-catch up yung diction ng ano, pronunciation ng boss ko. Pero sa trabaho, wala siyang masabi sa akin. Okay lang. Parang pinapagalitan ako, natatawan. Tinatawanan ko na lang kasi wala din ako mukha pala kung ano, kung isasakit ko pa lang yung loob yun. Which is Boshe. Ang boss. Ay, boss. Kailangan pa rin nating respeto. Wala lang, nakaupo ka. Pero syempre, kailangan umaandar din yung pag-iisip niya. Na, ano, paano mo ma-convince yung mga aplikante para pumunta sila sa office to apply. Yeah, yun lang naman. O, diba? Minsan nga natutuwa ako, guys, kasi dahil lagi kasi ako, although yun lang yung pagkakamali ko sa trabaho, yung di kami magkaintindihan ng boss ko. Pero kailan lang siguro ng isang araw. Wow, parang naano niya ako na ano. Oh, yung parang binild up ako. Na oh, siguro yung communication lang namin ang problema, but in a way sa trabaho, hardworking ako. Nakakatuwa kasi kinausap niya ako na sometimes high tempered siya, so which is naintindihan ko. O diba, ibig sabihin may nagawa akong tama ba? Diba mabait naman ng mga Chinese sa totoo lang.
Kasi once na nag-sorry ka na sa kanila, then wala na. Wala na yung hindi ka gaya sa ano na mga boss na ano na pagalit sila hanggang na ano pa yan sa minuto. Ikakausapin ka lang pag may kailangan, pero yung boss ko, when you say, "I'm sorry." Oh, "I'm sorry, Miss Boss." Mamaya wala na. So yun ang kinaganda sa kanila. Napag-uusapan na natin yung trabaho ko. Pero okay lang kasi gawa ng hindi na ako everyday nagjijogging. But sinishare ko din yung experience ko sa trabaho. Pero nagagawa ko pa rin yan. Mag-jogging sa off. Ayan. Pauwi na ako kasi may lakad ako din. So yung asawa ko may pasok ngayon, kahapon, day off niya. So hindi nagtatama yung off namin, guys. Pero okay lang kasi, alam mo, kailangan lang yung magtrabaho. For the future. For the future. Ay, oo nga pala. At nga pala ako dumaan dito. I need to go back. Kasi bibili ako na suha. Bibili ako ng suha. Magandang suha, guys. High fiber talaga siya, kaya yung gusto ko siya. Ang asawa ko kahapon hindi siya nakabili. So, maghahad lang tayo para sabihin niya sa amin. O, diba? Tignan nila yung aking kapatid. Nakaka-proud naman kasi kapag gano'n. Minimaintain ko through exercise, pero nakakain ko pa rin yung gusto ko, guys. Nakakain ko pa rin siya. Layo ng bahay namin, nilalakad ko. Kaya siguro naisip ko, ay parang ngayon ko lang na-realize na kung bakit mga healthy ang mga kimchi. Gawa ng naglulakad sila. May exercise sila every pasok ng trabaho. Exercise sila. So kaya, tsaka more on ano sila, vegetables. Yun ang napansin ko dati. Mga ano lang, mga
Mahilig kasi sila sa mga ano, mga parang shabu-shabu. Eh, di ba yun, more on veggies, tsaka mga pampalasa lang. Tsaka mahilig din silang mag, ano, mga condiments nila. Mga pampalasa nila, mga, more, ano, sabi nga nila yung pampalasa nila, pang healthy, ano, pang healthy. So ito, guys, mahirap. Kaya magandang mag ano. Kahit nga matanda na dito, nagtatrabaho pa eh. Basta malakas ka daw dito. Malakas pa katawan. Pwede ka pang magtrabaho. Di ba, unlike sa Pilipinas kasi pag matanda ka na. Or kahit 50 years old ka na, hindi ka na matatanggap sa trabaho. Ay, 40. Yun ang napansin ko. Pero dito, once na malakas pa katawan mo, pwede ka pang magtrabaho. Hindi lang. Masarap tumira dito. Kasi ngayon, hindi kagaya sa Pinas na yung sarili kang kahit, pwede kang bumili ng sarili ng bahay. Pero dito kasi, pwede, may makakabili ka, pero yung lupa, hindi mo pwedeng bili. Tapos dito, lagi ka dapat, ay lagi kang nagbabayad sa government. Although mura yung tirahan kasi, sabi nila, mga nakakakilala ko. Ang tatlong room dito, bayad lang 2,000 HP. Mura na yun pag dito. Guys, hanggang dito na lang dahil papasok ako sa Busile kasi ibili ako ng suha. My favorite suha. Sama na nga kayo. Banana in suha po din. Can I buy plastic? Oh, yeah, bag. Ayan guys, nakabili na ako. Ayan, pauwi na ako. Tapos na yung ano ko. Mamaya, tatanggalin ko na itong basto kasi papasok mo tayo sa bundok. Bundok! Guys, dito, isa building na nakikita nyo yan. Ayan pang, ano lang yan, pang permanent. Pag permanent ka dito, pwede kang mag-apply dyan ng housing. Kasi, alam nyo kung bakit guys, yung mga bahay na yan, mura lang. Ayan, may-ari ng government yan. So kapag, kunwari may bagong building, magpapaline up ka dito. Para mabigyan ka ng ganyan. Mura lang ang bayan. Parang 3 bedrooms, 2,000 HP. Sir, sorry,
Unlike sa amin na permit lang dito sa Hong Kong. Ano, ang bayad namin. Kailangan na sa isang flat, dalawa kayo para ano. Kasi mahal ang mga bahay dito daw. Kailangan sa isang bahay may kahati ka para ma-reach yung 10,000 each kilo. Di lang yan, di pa pare-pareho ang renta. Kaso yung doon sa amin kasi village, ay medyo mura, gawa ng maglalakad ka. Unlike sa mga building na yan, at least pagbaba nila ng bahay nila, bus na, o diba? Pero ang kaibahan lang kasi pag sa village maluluwag, maluwag yung bahay, maluwag yung kwarto. Pero unlike yung mga ganyan, takot ko. Pero kahit ganun, pero maganda pa rin kasi parang feeling ko dito, ma-force ka talagang magtrabaho gawa ng may babayaran ka. Kailangan mo magbayad ng bahay mo. Kailangan mo magbayad ng sariling kuryente, tubig, pagkain mo. Yan. May tulong din naman ng government, pero syempre, kailangan mo pa din kumain sa sarili mo. Eh, ayan, pabahay nga ng government yan, pero may bayad pa rin. So, kailangan mong pagtuunan din. Ganito ang buhay dito sa Hong Kong. Minsan, yung mga aplikante ko, wala, DH lang po ba ang pwede ma-applyan? Oo eh, kasi yun lang yung mga ino-offer dito sa Hong Kong. Pero kung dependence ka or permanent ka, pwede kang maghanap ng kahit na anong trabaho dito. Ewan ko, bakit di sila nagtatanggap dito kahit saan lang sa ano, sa factory. Kahit sa factory lang, sana. Kasi mga beach dito, at least medyo malaki na yung ano, yung sweldo nila. Ayun. Ang hirap minsan na naawa ko na lalo na kapag yung mga nagbe-break ng contract, ganun. Siyempre, ay kung pwede ko nga lang i-offer yung bahay na, patitirahin ko na sila dun. Eh, gawa ng may kasama kami kasing iba. Kaya nahiya din naman akong na magpatira. Pero bibigay ako kahit sa konting halaga lang na para maitulong ko sa kanila. Ano yung asawa ko, o diba? Mami, o, may niloto akong ganito. Baonin mo para ano, ma-share mo dun sa mga aplikante mo, o diba? Yung bait ng asawa. Ganun talaga kasi kaming mag-asawa na iintindihan namin mga sitwasyon nila dito, mga ating mga kababayan, mga OFW. Kaya ako guys, lalo kapag kababayan natin, lagi ko silang pinupush sa bus ko. Kaso nga lang minsan kasi pag finish contract talaga, namimili sila ng dito bilang magiging amo, gawa ng syempre good record. Yun lang. Pero yung mga talagang tinutulungan ko din, yung mga nag-break contract, yung mga naka-terminate, kakagaan lang sa feelings.
Ay, yun lang kasi ang pwede kong maitulong sa kanila. Haba ng nilalakad ko, no? Ayun, sanayan lang ho. Sanayan lang dito. Sanayan lang. Kasi ako sabi ko, kahit na ano mo namang trabaho, pwede yun. Sa ngayon kasi, medyo ganito pa yung sitwasyon. Marami pang ano, nawala ng trabaho, marami din ano, nag-close na mga company. Kaya still lucky pa rin dahil nakahanap ako ng trabaho dito. Na kayang-kaya naman. Ayan. Thankful pa rin ako dahil ano, nagkaroon ako ng trabaho. At least may maishishare din ako sa pamilya ko. Ay, napunta tayo sa drama ha. Ayun na, medyo malapit na tayo. Go, go, go. Pero guys, alam mo, pag nagja-jogging ka pala, hindi ka, ano, hindi ka pagodin kahit naglalakad ka. Kaya guys, kaya minsan na binibidyo ko na nagja-jogging ako, gusto ko kasi ma-inspire din kayo. Ayan. Day off eh. Sige, bye bye. Sorry. Sige, atalo dala yung ay. Yung mga kababayan natin guys, mga permanent naging mga yun dito. Siguro, kapag na-renew ulit yung asawa ko dito, siguro ilang renew pa. Two years. Siguro tatlong 2 years pa. Siguro mag-apply kami ng permanent dito. Sana. Kung maririnyo yung asawa ko. Pero kung sakali. Sakaling yun ay ibigay sa amin ng ating Panginoon. Dito na tayo sa aming palasyo. Dito kailangan ng bike eh. Sabi ko sa asawa ko, bigyan ako ng bike. Kaso, hindi pa daw ngayon. Yan po yung aming tat. Diyan mo sa pangalawa. Diba? Ayan. Dito na tayo. Sinyo. Bye-bye. Salamat sa ano, pakikinig sa aking kwento. Thank you for watching. I love you all.